Hello everyone! Jay, Chewy, and Joaquin. And so, this is... Wala lang! Mas maganda, mag-like ka, mag-subscribe ka! At pag mas wala ka pang ginagawa, tama yung sinabi niya, i-like mo na lang, mag-subscribe ka, at yun na. I want you to meet my friend. This is Louie. Tuturuan niya kayo kung paano maging magaling na call center agent. Friend Louie, okay ka ba doon? Hello po. Yes po. Actually, medyo shy siya. Ano-ano ba ang mga dapat na katangian ng isang call center agent? Unang-una sa lahat, guys, kailangan alam niyo kung kailan kayo magtatagil para maiwasan niyo yung calls. Ano yung term? Ang tagging ay ang art of removing yourself from the list of people who will receive calls. Okay. Wait a minute. Mamaya magalit sa akin yung mga call center agent. Pangalawa, kailangan malambig ka sa BL mo para magaling ka, madali ka maka-approve ng mga leave at ng mga TL, coaching, mga ganun. Mga at least 5 tips para maging magaling kang call center agent. Pangatlo, kailangan marunong ka magsinungaling. Hihinaan mo yung boses mo pag may mga non-refundable, mga non-cancelable, billable, mga ganon. Ano ba yan, Jay? Kula na. Pang-apat pa. Yun lang, boy ka na eh. Okay, so sige. So sa 3 binigay mong example sa akin, pwede mo ba akong sample? Halimbawa, meron kang caller. Yung situation is, kailangan i-apply yung mga tips na yon. Pwede mo ba akong bigyan ng sample? Kailangan marunong kang umiwas sa call. Situational. Kunwari, nakita mo, ang dami ng call na mga kasama mo. Makiramdam ka, ay, kailangan mag-CR ako. Kasi ang dami nang napapasukan ng tao. Ah, okay. Doon papasok yung tip number 2. Kailangan, close kayo ng manager mo. TL, mag-CR ako. Okay. Hindi, nakapag-CR ka na. May pumasok talaga tawa. Okay. Ganito dapat. Ah, sige. Sir, book this reservation now because this is a one-time deal. However, it is non-refundable. Okay, do you want to get the room now? Ganon. So, ano yung pang last? You know? last na friend. At huling huli, matuto kang umavoid sa memo dahil sa mga tips na binigay ko sa inyo, sigurado mamemohan ka. Wala, anong magandang gawin pag-PN pero wala kang pera? Mag-video, okay? Wala kang pera. Wala siyang pera sa lagay na yun. Ako siguro, ang pinakamagandang gawin sa weekend na walang pera, before kasi nung nasambales ako, may bike ako eh. Masyado seryoso. Nag-trip, nagbabike bikes. Mahal din ang mga bike trip pa. Bread! Ayun! Yun, ganun lang. Isa yun. Siguro magdadasal. Oh, friend. Teka, mag-isip ka pa. Ano ba magandang gawin? Labas mo yung mga gamit mo sa bahay. Maglinis ng bahay. Parang it's like general cleaning day. O kaya, pwede mag-review. Sige, linawin natin na mga gagawin mong masaya. Okay. Pag wala kang pera. Bukod sa maglinis ng bahay at mag-review. Matulog. Uy, ayaw ko namang... Matulog! Ayaw ko namang lumipas yung buong weekend na tulog lang ako. Siyempre, natutulog ako buong weekend. Wala akong pera! So guys, wala akong pera. Borlog muna ako. Diyan lang muna kayo. O kaya... Maglaba? Maglaba, pwede. Yun nga, maglaba, maglinis ng bahay, or magbilig ng halaman. Oo. Kahit wala kang pera. Do something na productive. Akala ko ba yung masaya? Labas mo yung creativity mo. Ay, kaan pa creative? Magdilig ka ng alaman habang kumakanta. So, anong mga song ang pwede mong kantahin habang nabidilig ka ng halaman? Siyempre, sa susunod na vlog yun. Okay. So, next na vlog namin, ano nga ba ang dapat na mga song habang nabidilig ka ng halaman? Kasi I heard,
na kapag daw kinakantahan mo yung halaman habang nabibig ka, mas gumaganda yung pag-grow ng flower at saka pag-bear niya ng fruit. Ito! Kantahan mo ka ba? Halaman. Ako pinapausukan lang. Para mag-grow. Pero bakit ang maganda pinapausukan, friend? Para tumapang. Ano ba? Hindi. Tinapausukan yung mga gata para hindi siya ano. Hindi kasi bakit, di ba sabi nga yun sa mga research, yung halaman, kailangan mong kantahan, kausapin para gumanda yung pagtubo. Pero bakit ang mangga, kailangan mo siyang pausukan? Alam ko parang walang insekto. Kasi di ba kapag nagbulaklak na siya, so kailangan mo siyang pausukan para hindi siya... So parang it's a form of giving divination. Divination, protection. Parang witchcraft pala yan. Kasi di ba yun yung ano, yung tawag dito? Kunyari, yung mga organic na mangga, yun yung form kasi wala talaga sila spray. Hindi na pausukan. Hindi na pausukan. Pinakukusukan talaga. Yung clonic, mag-negosyo po tayo ng mangga. Para next time, may pera na tayo next week. Oh. Ano pa ba? Wala na. Yun lang. Mahalin ang kapwa. Free hugs. Mag-offer ka ng free hugs. Free hugs. So, guys, free hugs. Oo. Ang ending niya, pag wala kang pera, mahalin sa sarili mo. Yakapin mo sa lahat. Okay, gawin mo sabay-sabay. Matulog ka kung nagpapauso ka ng mangga. Abalig ka. Okay, ano? Hindi, pwede maganda rin, friend. Ay, mas spontaneous. Mag-nature teaching. Try mo ba yan? Ako, ginagawa ko yun eh. Yung nagbabike ako, then pumupunta ako sa isang lugar like sa mga gilid ng mga ilog. Hindi ka magpapauso. Hindi. Then kasi ikaw, sa case mo kasi sa Sambales ka. Ito paano kung taga Manila? Oh, siyempre, iba kasi kapag nasa province ka at kapag nasa city ka. Sa diba, city? Try niyo maglakad sa EDSA, guys. Hindi, kasi kapag sa city naman, marami kang pwedeng gawin ng weekend pag wala kang pera. Like, pag-mulling. Mawamasahid ka pa rin. Oo nga, no. Bakit ka pumunta lang mo? Habang kumakanta ulit ako nagpapausok. Alam niyo na guys, ha? Bite ka nang magpapausok ka, nang tulog ka, nang hirap ka ng dragon fruit. Yun yun! De, isang magandang gawin ng weekend nung wala kang pera, mag-vlog ka. Ay! At mas so, kaya halata wala tayong pera kayo mga kolam. So, at mas maganda, mag-like ka, mag-subscribe ka. At pag mas wala ka pang ginagawa, tama yung sinabi niya, i-like mo na lang, mag-subscribe ka, at yun na. Ayoko na talaga. And by the way, thank you for watching. And this is... Wala lang. Okay, bye guys. Bye. See you. Thank you for watching.